Hello guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Muli po akong magbibigay ng kaalaman tungkol sa paglalagay ng sigunyal sa crankcase ng Honda CB125. Kalimitan guys, pagka tayo ay nasiraan ng connecting rod at bearing, hindi maaaring hindi aalisin ang connecting rod at ipamamasin siya. Ngayon guys, siyempre pagka in-overhaul nyo na at bubuwi na, di ba guys, kalimitan, para mas maluwan ipasok ang bearing at itong crankshaft o tawagin na isigunyal, gumagamit pa tayo ng heat gun para mapainitan ang crankcase or bearing para maipasok ito ng maluwan. Pero ito guys, wala na tayong gagamiting heat gun at ipakikita ko sa inyo at ipamamahagi yung discarding malupit na naman. Yan guys, diba nakakasuspense na naman yan. Discarding malupit na naman yan, ituturo ko sa inyo. Ang bearing po, maluwan ipasok sa CB125. Unahin ang 6322 bearing sa ating crankcase, right crankcase. Yan guys ha. And then syempre guys, pag nalagay nyo na yung 6322, yan, lagyan ng oil ang bearing. Yan, kasi kalimitan, pag nababag po ang connecting ang inyong crankshaft, basta nyo na lang pinalo dito sa bearing, nasasagak po ang crankcase. Kasi po ang ating guide ng bearing ay kokonti lang. Yan, at kalimitan, hindi na ibo ang connecting rod pagka pinalo nyo ito ng malakas dito sa dulo ng magneto. Yan guys, yung nut. Ang gagawin natin dyan, yan, lalagyan nyo ng nut. Paluin nyo lang ng konti para lang pumantay dun sa bearing. Yan, pero hindi pa yan natatapos dyan paglalagay nyan. Kita nyo guys yung ating connecting rod. Lampasan pa siya. Ibig sabihin, hindi pa siya nakalagay ng todo doon sa bearing. Yan guys, may clearance pa. Ituturo ko sa inyo yung discarding malupit para mailagay natin ang ayos at mabatak at sumag-ak ang connecting rod dito, yung sigunyal sa bearing. Yan guys ha. Kakabit muna natin itong magneto. Yan guys. Yan yung unang gagawin nyo. Yan, kabit nyo muna yung magneto. At syempre, ilagay nyo muna yung nut. Hapitan ito ng maigi. Yan guys, hapitan nyo yan. 17 socket ang magneto. Ito guys, pwede ito sa iba-ibang motor kung nahihirapan po kayo maglagay ng sigunyal itong discarding malupit na to. Yan. Ngayon guys, pagka nakalagay na yung magneto at hapit na yung tornilyo or not, maghahanap kayo ng tubo na matigas. Yan guys, ako nagpagawa ko guys sa machine shop. Dahil guys, nagpagawa ako sa machine shop, doon sa nagpress ito. Dito sa machine shop namin sa Candelaria, Quezon, si, kung tawagin po namin ay si Caberhel. Shoutout po Caberhel sa inyo ng marami. At God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. At binigay po sa akin tong discarding malupit na to. Siya po yung nagturo sa akin. Si Caberhel. Yan. At binigay po sa akin ng machine shop itong tubong ito. Yan. Gumawa siya at nagmasin siya ng tubo para masakto ko yung clearance dito. Yan. Kasi guys, minsan nagpapabalik-balik kami para lang may tuwid yung crankshaft. Kasi pag napalo nyo to, nasa liyada ang sigunyal at sisisihin nyo yung nagpe-press. Pero kalimitan, ang may depresya naman dito ay mekaniko. Kaya guys yan, walang kabiyada-biyada ngayon yan. Tignan nyo ha, nilagay ko yung tubo. At syempre guys, hahanapin nyo na lang yung sukat. Discarding malupit na lang yan kung ano-anong mga motor. At saka nyo ilagay yung 19 na nut. Kita nyo guys, saan ilagay natin. At syempre kukontrahan natin to dito sa may magneto. Yan, syempre kailangan nyo ng tagahawak. At buti na lang na dyan si kuya yung customer. Yan, pinahawakan natin. Yan guys oh, kinontrahan natin yun sa magneto, nakakontra siya. Yan, tapos hapitan nyo itong nut na to. Ngayon guys, nangyayari dyan,
nababatak po itong ating ehe. Yan. Yung crankshaft. Yung shafting ng segundyan. Nababatak yan. Yan. Kita nyo, pag hinahapitan ko itong nut na to, nababatak yan. At kung sakali itong maiksi yung tubong ginawa nyo, lalagyan nyo na lang ng washer. Yan guys. Mapaiksi na, huwag lang mapahaba. Kailangan abot dun sa spline ng ating thread. Yan guys, so kita nyo. Hinahapitan ko. Yan. Pag hinahapitan ko yan, yung segunyal, napasok pa loob. Yan guys, oh. Yan, hinahawa ka ni kuya. Yun. Guys, discarding malupit na naman yan. Marami po kasing hindi alam ito. Kaya gusto ko lang na yung nalalaman ko at nalalaman nyo at kung alam nyo na to at hindi pa sa nakakalam, matutunan nyo to. Kaya hindi ko po pinagyayabangan lahat ng mekaniko. Gusto ko lang po talaga guys na ituro sa inyo yung nalalaman ko. Hindi naman ako guys madamo talaga sa kalaman tungkol sa mga motor. Kung may katanungan kayo, sasagutin ko. Ganun lang yun. Basta mapakita ko lang sa inyo yung mga discarding malupit natin, masaya na ako. Maganda kasi yung comment natin guys eh. Kaya yan, tinan nyo guys oh. Diba? Hindi nyo na kailangan pumalo pa ng sobra-sobra, lalo pa sa mga wave 125. Kalimitan, yung connecting rod hindi nagalaw pag napalo to na sobra. Kita nyo guys oh. Yan. Yan guys oh, kita nyo. Pwede na nating tanggalin yung magneto. Saan sa akin? Yun. Oh, di ba guys? Oh. Oh, yan guys, naka-okay na. Kita nyo guys, oh. Oh, di ba guys, ang ganda lang ikot pati. Oh, yun guys, oh. Sagad na siya. Doon sa crankcase, oh. Hindi na lumilisan yung connecting rod natin. Di ba guys, napakaluan lang. Ano guys, ano yung masasabi nyo sa discarding malapit natin? At ngayon naman, siyempre hindi mawawala itong transmission. Siyempre sa mga bago pa lang sa transmission, tuturo ko na rin to para isang vlog na natin. May overhaul naman na tayo nito, pero yung iba kasi guys, hindi pa nakakapanood. Pakikita na rin natin to. Kalimitan guys, dito sa counter shop, hindi natatanggal yung washer. Misa naman naalis. Kaya yan guys, may thrust washer sa ilalim. Siyempre ito, yung spline washer, ilalagay yan, diyan. Yan guys, sa spline washer. And then, isuot nyo yung gear. Yan. And collar. And segunda. Guys, segunda yan ha. And dito naman sa main drive, hindi naman natatanggal yung mga lock niya. Kaya hindi kayo malilito. And guys, ganyan lang yung paglalagay ng transmission. Paglalagay ng transmission, buo na to. And guys, sasalpak nyo na ng buo. Yeah. And dito sa shifting fork, kalimitan mayroon po mga nalilito sa paglalagay ng shifting fork. Nalilito sila sa paglalagay ng shifting fork. Ito guys, may nakalagay kasi dito, left L. Yan guys, so letter L. Ang L po, ay syempre guys, alam nyo naman kung anong L. Ano ang L po ba ay left? Syempre kailangan sa left mapapalagay yan, hindi na pwede sa right. Yan po yun ay left. Doon po yan sa part ng main drive. Doon sa may class housing yan guys, so yan. Kita nyo yan. Ito naman, R. Nakalagay naman R, right. Yan. Dito to sa counter. Yan guys ha, kita nyo. Yan, ganyan yung tamang kabit guys ha. Yan. Yun. Thank you guys, napalagay na. Unahin nyo muna itong tamang pagkakabit nito guys. Uulahin nyo muna itong ilalim. Yung right ha, uulahin nyo muna yung right. And then, isusunod natin itong left. Yan. Yan guys.
Kasi ito, paglalagay naman ito, hindi naman papasok tong LED pagkabaligtad. Papasok man to, hindi po magpe-pray wheel. At tandaan nyo guys, kung pumasok ba nito, nabaligtad itong LED, hindi po magpe-pray wheel ang inyong transmission. Tandaan nyo guys. Kasi sinubukan kong baligtad dyan, ayaw mag-play wheeling. Yeah. Okay, so. Okay na. At yan guys, sana po may natutunan naman kayo dito sa ating vlog na tutorial sa discarding malupit. At makakasa po kayo na marami pa tayong pamamahagi na discarding malupit sa ating paalapaan. Ayan, nakikisa po ako na maging isang guro sa inyo. Kaya hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyo lahat.